Pero nung nagkampanya si Kiko for re-election, ang kinampanya ko lang na kandidato was VP Lenny Robredo. Kasi from Sec. Jesse Robredo, yung the late Sec. Jesse. Alam ko na talaga yung mag-asama yan. Sobrang tinatanungin yung buong Bicol, Diyos ko. Talagang sobrang walang corruption na sa record ni Sec. Jesse no, na naging mayor. At si VP Lenny, hindi pa siya tumatakbo nung kilala ko na siya. Napaka-desente talaga. So sila lang talaga ni Kiko yung kinampanya ko. Alam din ni Pangulong Duterte na wala akong in-endorsong presidential nung tumakbo sila. Biro nyo ah, mahal na mahal ko si Senator Miriam. Idol ko yun eh, Senator Miriam Santiago. Si Senator Marrojas, napakabait din yan na kaibigan ni Kiko at kaparty niya. Hindi ko ma-endorso kahit na parang nasaktan ko asawa ko doon. Si Vice President Jejomar Binay, hindi ko in-endorso. Kaibigan yun ng tatay ko. At siya ang nagkasal sa amin ni Kiko. Alam niyo bakit? Hindi ko rin in-endorso si President Duterte kahit kilala rin siya ng daddy at maraming nagmamahal sa kanya, no? Alam niyo bakit? Ang gusto ko talagang maging presidente noon was Senator Crispo. Bakit? Dahil isa pa namang ubod ng disente at anak ng matalikong kaibigan ang namayapang si FPJ. Isa sa kukonting matalikong kaibigan sa showbiz na tumakbong pangulo. At sasabihin ko sa inyo, alam ko, siya yung talagang dapat naging pangulo dahil siya ang nanalo. Hindi ko siya makampanya noon dahil si Kiko was with the administration na later on iniwan niya dahil nakakita siya ng kamalian sa administration. I'm sorry to say, I'm just being honest. Dahil hindi rin naman kakampi si Kiko sa mga mali. Maniwala kayo at hindi. Kaya nga nagtatrabaho pa kami hanggang ngayon. Dahil hindi na mumorsyento yan. Kung alam nyo lang talaga, he doesn't deserve yung mga pambabasto sa kanya dahil talagang ang tinunang asawa kong tao, grabe. So I wanted Senator Crispo to win. At alam ni Tata yon, alam ni Presidente Duterte yon dahil well, yun ang character ko eh. I stand by, you know. Hindi ko nagawa para sa ama niya. Nagdadalang tawa ko kay Miel noon. And ayokong in public mabastos ang asawa ko dahil hindi ko masuportahan ng kandidato ng liberal who was then Marrojas. So, wala na lang. So, nung tumatakbong for re-election si Senator Grace, kahit paano, nakakanta ko sa ano niya, yung malaking meeting niya. Just to show my support. But I don't know what's happened to our country. I hope VP Lenny runs for president next time. Dahil di na makakatakbo na rin si tatay next time. One term lang, di ba? So, napaka-desente. Nakakatakot na kasi ang ngayon lang ako naka-experience ng ganito kahit nung panahon ni Presidente Marcos. Lumaki ako. I was born in the year that Marcos was elected president. And I was so apolitical. My dad was a mayor pero wala akong alam sa... Hindi ako nagtatanong. Kala ko noon, siya lang presidente forever. Hindi ko alam pwede magpalit. So, nung nag-people power, doon ko lang naintindihan lahat ng nangyayari. Pero yan yung sinasabi kong alam ko ihiwalay ang politiko sa ang politika sa pagkakaibigan. Because I knew them on a personal basis. And
And hindi ko alam yung mga, hanggang nanood ako ng Escapo, hindi ko pa alam yung storya ni Don Henny at ni Serge, ni Senator Serge Osmeñan na matalik na kaibigan ni Kiko. Pero hindi nangangahulugan na nakalimutan ko na lahat ng pinagsamahan namin ng Pangulong Marcos at ni Mrs. Marcos dahil sa personal na basis ko sila kilala. Pero pagkatapos ng term ni Pangulong Duterte, sana manalo si VP Lenny kung tumakbo siya. Baka sakaling bumalik ang pagkadesente ng karamihan sa atin. Sorry, I'm just so upset.